Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga gilugong tagapakinig. Naganap noong 1995, ganap na alas 7 ng gabi, sa bago nilang bahay, habang mahimbing na natutulog ang buong pamilya ni Bok. Kasama ang tiyo, tiya, lola, at dalawang pinsan at kapatid. Isang gabi na hindi malilimutan. Abangan ang mga magaganap sa kanilang kapaligiran. Ano ito at bakit nangyari ang malagim na gabi dito? Sa pinumagatang ang Misteryo sa Bahay ni Laurdes. Naganap dalawang oras bago mag-agaw ang liwanag at ilim sa kanilang lugar. Isang kapitbahay ang kausap ng tiyo ni Bok na ang pangalan ay Kamario. Sa kanilang pagkukwentuhan ay talagang nagingitian at nagtatawanan pa ang mga ito. Nadilaw walang panganib na darating sa araw na iyon. Hawang abala ang ina ni Bok sa paglalaba at ang lola sa pananahi. Ang mga kapatid ay nasa loob ng bahay. Paring Kwatog, alam mo ba yung kalabaw ko? Malakas humatak ng paragos. Malapit ko nang matapos yung kalahating bundok ni Maramba. Aba, kahanga-hanga ang iyong kalabaw. Eh kasi yung kalabaw ko medyo nangihina na at matanda na rin. Oh, nakapagkape ka na ba? Umarili ka muna sa loob ng bahay nang makapagkape. Ay pare, salamat na lang at magagabi na. Baka abutan pa ako ng dilim. Eh, walang kasama si Missy sa bahay. Oh siya, sige pare. At ako'y papasok na muna sa bahay at makapaghanda na muna ng mga kahoy para gamitin sa aming dapog. Bukas na lang paring Kwatog. Baka mapalo pa tayo ni Mrs. Ingat ka sa dapare. Lang natapos na ang kwentuhan nila magkumpare ay pumasok na si Kwatog sa kanilang bahay habang si Christina naman ay patapos na rin sa pagsasampay ng kanyang nilabahan. Habang ang mga bata ay abalasak sa kanila paglalaro sa loob ng kanilang bahay. Kuya Kwatog, ako'y magsasaing muna at nang makakain na ng hapunan at makatulog na ng maaga ang mga bata. O sige, tapos na naman to. Ay natapos na nga ang lahat sa kanilang gawain sa bahay, ay naghanda na sa kanilang matutulugan sa may sala, di kalayuan. At hindi kalakihan ang sala nila, may tatlong upuan na pwedeng higaan. Ang anak ay nakapwesto sa tatlong sulok ng kapahingahan. At kalapit ng pangunahing pinto ay isang upuan at isang pintuan pataas ng hagdan patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Ang pintuan ito ay may nakaharang na lamesa at sadyang ilagay doon sa kanilang pinto upang harangan pansamantala. Samantala, ang tiyo at tiyo ni Bok ay nasa tig isang sala at lola niya ay nasa isang sala na malapit sa unahang pintuan. Sa ganap na alas 7 ay minaramdaman silang malakas na hangin na bumula sa taas ng bahay nila at pababa sa kanilang bintana. At sa di nagtagal ay may narinig si Christina isang malakas na kaluskos na animay isang hayop na kumikis-kis sa kanilang bubong. At ito ang naganap. Ma! Ano yung kumakaluskos sa bubungan natin? Oo nga! Kinukuskos ang bubong! Parang gustong butasin! Aba, Christina! Ano yun?
Lumalakas at patuloy ang pagkaluskos. Oo nga kuya. Di ko alam. Bagamay si Christina ay may napansin na malapit sa bintana at isang sandali pa eh. Kanina na pumapasok sa bintana natin. Kasabay ng malakas ng hangin. At nakita mo din na umakyat sa taas papuntang ikalawang palapag. Oh, Christina. At imposibleng makalusot siya sa hinarang kong lamesa sa pinto. Bakit ganun? Nagawa niya makadaang tumagos ng walang kahirap-hirap sa nakaharang sa pinto. Imposible! Imposible! Sambit ni Christina ay sadyang naging palaisipan at halong pangamba at takot ang kanilang naramdaman. Nagising na rin si Bok, ang kapatid niyang isang taong gulang pa lamang, ay nagising na rin sa kanilang kaguluhan at pagtatalo. Kuya, puntahan na namin ni Angie ang kusina dahil malapit din dun yung pasilyo. Sige, sige. Mag-iingat kayo. Ah! Ano yun? Tila isang malaking palaka, Angie. Pakailawan nga yung hayop na malapit sa pintuan ng pasilyo. Asan, ate? Wala naman eh. Ay, Diyos ko po! Ang laking palaka! Oo nga, Angie. Alisin mo! Alisin mo dali! Ew! Angie! Christina! Ano yun? At nagulat na nga sila nang nakita nilang malaking palaka ang bumungad sa kanilang harapan. Samantala ang lola ni Bok ay patuloy na nagdarasal ang kasama ni Kuya Watog. At ang buong pamilya ay nagkaantay na lang ng pagsikat ng bukang liwayway. Upang tingnan ang labas ng bahay at si Watog ay may napansin sa bubungan. Inay! Christina! Angie! Pumarini kayo! At meron akong nakitang bakas ng paa dito sa taas ng bubungang malapit sa tapat ng pasilyas. Madali kayo! Nagulat ang lahat sa nasaksihan. Ano ito? At paano nangyari ang isang anino ay nagmarka ng ganon sa kanilang bubungan? Isang kwentong misteryo, kababalaghan na naman ang ating napakinggan dito lang sa mga kwento ni Papa. Mga nagsiganap, Uminius Cookie as Christina, Kuya Mac as Kamario, Lorraine at as Tita Angie, Kwatong as Kapanong Noel Orbano ang ating special guest. Kung gusto niyo ng mga ganitong kwento, maaari lang kayong mag-comment sa aking YouTube channel, Papa Jay.